nilang mamix at the same time pinapahalaga nila si Madam Marley. Dahil hindi sila magtatagal sa lugar na yon kung hindi ganun ang pakikitungo. Kung hindi maganda ang pakikitungo ni Madam Marley sa kanila, di ba? Dalawang araw din akong walang content dahil nga sa medyo na-busy ako sa trabaho at nasabi ko na rin sa inyo yung reason doon sa nag-live stream ako nung Linggo. Okay? Nagkakwentuhan na tayo doon sa reason ko na yun. Ngayon kung bakit ako napagawa ng content ko ngayon kahit medyo pagod na ang katawang lupa ko at yung brain cell ko is medyo labo-labo na, dahil sa nakita akong post at pinasang post sa akin na nagulat ako dahil halos ilang oras na pala yung nakalipas eh talagang totally wala akong kaalam-alam. Medyo hindi kumana yung pagiging marites ko ng almost 2 days eh ito na yung nangyari. Okay, but bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si Tinchi06 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Ngayon, kung mayroon kayong suggestion, recommendation, opinion, or anything na makakatulong sa ating pakikipagtalastasan sa aking mga kinokontent, please leave it in our comment section and binabasa ko rin naman po siya. Okay? At natutuwa po ako sa inyong mga reaction at pasensya na nitong mga nahuling araw ay talagang nabisi po ako at marami sa inyo ang hindi ko pa po na-replyan, especially doon sa huli kong content na Dead Making na si Mix, parang ganon. Marami po talaga doon mag-comment at medyo ang hirap po talaga sagutin na dahil ang dami. So pasensya na po at but I really appreciate po yung inyong pagbibigay ng inyong mga kuro-kuro at opinion and honest opinion sa mga nangyayaring ito na tinatalakay ko sa aking bawat content. And pagpapatunay lamang po ito kung gaano kayo naging interesado sa nilalaman ng bawat upload na ginagawa ko. So, balik po tayo dito sa gusto kong bigyan ng reaction. At uulitin ko lamang po, issue po ang aking tinatalakay. Hindi po yung mga taong involved sa issue na to. Isa po akong reactor. Pinapaalala ko lang po, hindi po ako one-sided dito sa aking channel. So, doon po sa nagsasabing bias ako, magpasensyahan nyo na po kung ganun po yung pagkakaintindi nyo. But as much as possible, ako po ay nagbibigay ng aking opinion na base sa aking naririnig, nakikita sa community ng Mamix World. So ano nga po ba yung gusto kong i-share? Ito po yan. Ang pagpapalit ni Madam Merly ng pangalan ng kanyang team sa Team Abot Kamay. Aalisin niya na po yung Mix Molino International and Local Solid Supporters at magiging Team Abot Kamay. Ito po yung bagong team na binuo ni Madam Merly na ang intensyon is tumulong sa ating mga kababayang kapuspalad. So charity vlogging po ang gagawin ni Madam Merly. Okay? Bakit po ito nangyari? Dahil may connection po ito doon sa nangyaring meet and greet na halos 4 na araw nang lumilipas, talagang yung ingay, yung controversy na nangyari dito is maugong pa rin hanggang ngayon. Marami pa rin talagang mga tao na nagbibigay ng samut-saring opinion sa kung ano man yung mga naganap na yon. Although alam naman ng karamihan na iyon is para sa mga founders and supporters. Okay? Malinaw po sa lahat yon. Subalit, nagkaroon lamang ng ibang opinion dahil sa overwhelming support na pinakita ng Mamix community sa ginanap na meet and greet na yon. Na ang karamihan is nanggaling pa. Hindi man karamihan, pero may mga taong nanggaling talaga sa iba't ibang probinsya na mga nanay, tatay, tita, lolo na umaten sa meet and greet na yon. Nagkaroon lang ng ibang pangunawa sa iba na naintindihan ng karamihan, pero may iba pa rin na medyo hindi natanggap yung ganung naging pananaw ng iba.
okay? At nahati po actually ang opinion ng mga tao, ng community, ng mamix sa nangyaring yun. Nang dahil din sa issue na to, marami ang pangyayari na hindi natin inasahan. So, kabilang sa mga pangyayaring ito is itong paghiwalay ni Madam Merly or ang pagbabago niya ng pangalan ng kanyang grupo into Abot Kamay. So, ano po ang implication nito sa community ng Mamigs, sa mga taong supporters ng Mamigs at ng mga taong naniniwala kay Madam Merly? So, alalahanin po natin community po ng Mamix ito. Si Madam Merly is part ng community ng Mamix. Okay? So, ano po ang mangyayari sa community ng Mamix? Yan po yung unang issue na gusto kong bigyan ng sarili kong opinion. Nasa tingin ko is pwedeng mangyari. Pangalawa is doon sa mga taong sumusuporta kay Madam Merly ngayon. Yung mga vlogger na nanduron sa kanya ngayon, ang Birador at yung iba pa ng mga vloggers na nanduro, na hanggang ngayon is nanduro. Pangatlo, kay Madam Merly mismo, ano yung magiging epekto? So, ang mga opinion po na aking ibibigay sa content ko na to is pawang aking opinion lamang. Wala pong nagdikta sa akin, wala pong kumausap sa akin para gawin ko ito. Ito po ay sarili kong saloobin. Okay? At pinapaalala ko, issue, hindi tao, ang tinatalakay ko rito. So, huwag niyo po akong sasabihang basher. Okay? Issue po ang ating pinag-uusapan. At ang channel ko po is reaction video. I'm reacting based sa pangyayari, sa mga naganap, at maaaring maganap sa community ng Mamigs. So, simulan po natin sa epekto ng nangyaring ito. Okay? But before that, hayaan nyo rin po munang basahin ko pala yung post ni Madam Merly. 10 hours ago na po, so medyo talagang nahuli na ako. Late na ang pagiging marites ko. Okay? So, nag-post po si Madam Merly. At ito ang kanyang post. Good evening mga anak. Gusto kong ipaalam sa lahat na mayroong event sa August 30, Part 2. Walang Mix at Jetro na dito at ayoko na po ng issue. Bali, banding ulit natin ito mga anak. Kahit magtamag ang sayawan natin at meron tayong mga pag-games ulit at ito ay libre at sponsored ng Abot Kamay Team. At meron pang kasunod ito sa December, Christmas party natin. Libre ulit ito, mga anak, at sponsored ulit ng team Abot Kamay. Dahil mahal na mahal ko kayong lahat, para lagi po tayong merong banding. At take note, abangan nyo mga artista na invited ko para mas lalong masaya tayo sa ating event. Ingat po kayong lahat at God bless all. God bless. Love you all. Okay? So dito po sa post na to ni Madam Merly is pagpapatunay narin natin para sa akin na masyado siyang naapektuhan ng mga isyong binato sa kanya. Although marami yung naniwala at nagpasalamat at sumaludo sa effort na ginawa niya dahil despite sa nangyari sa kanyang sa pagpanaw ng kanyang anak is tinuloy niya. Okay? Pinustro niya pa rin itong event na to. So marami talaga yung sumaludo sa kanya. Pero dahil na sa issue na nangyari, ito yung kanyang napag-desisyonan. Ano ang implication nito sa community ng Mamix? Magkakaroon ba ng paghahati-hati? Magkakaroon ba ng kanya-kanyang faction?
Okay? Ganun nga ba ang mangyayari? Para sa akin po, magkakaroon ito ng epekto kahit papano. Dahil alam naman natin, bago pa naging vlogger si Madam Merly, okay, supporter na siya ng Mamix. May ibang nagsasabi na si Mix si mahal lang ang sinusuportahan niya, may iba naman na si Mix, but para sa akin, pareho niyang sinuportahan itong dalawang ito. Ito po ay opinion ko. At sa pagsuporta niyang yun, marami na siyang naging followers kahit papano. Hindi pa siya vlogger noon. What more pa nung naging vlogger na siya? What more pa nitong nangyaring event na to? Mas marami ang sa malamang naniwala sa kanya dahil sa pinakita niyang suporta. Okay? Pero bakit nangyari yung ganitong ingay dun sa meet and greet na yun? Dahil nagkaroon ng iba't ibang klaseng opinion. Nagkaroon ng iba't ibang klaseng pananaw dahil nga sa mga hindi inaasahang suportang ipinakita din mismo ng mga taong umating. At karamihan nga sa kanila is malaki rin ang pasasalamat kay Madam Merly dahil sa ginawang event. So kaya hindi natin maiiwasan na magkaroon talaga ng epekto ito sa community ng Mamix. Magkakaroon talaga ng followers si Madam Merly. Kung gaano kalaki, depende yon sa mga taong naniwala sa kanya. So may mag-iisip sa malamang na ginamit lang ni Madam Merly ang community ng Mamix para makakuha ng kanyang tao. Hindi maiiwasang mag-isip ng ganyan yan. Okay? Pero tingnan po natin yung reason niya. Although, alam niya na magkakaroon siya ng mga basher or haters dahil sa nangyaring controversy, okay? Marami pa rin namang sumusuporta sa kanya. Pero, sa reason niyang ito, dahil yung ibang mga ibinabato sa kanya is hindi niya kaya. Hindi niya na nakakayanan. Kumbaga. Dahil paulit-ulit na lang na sinasabi sa kanya yan. Paulit-ulit niya nababasa yung mga post. Okay, although, alam naman natin na yung iba dyan is pinaiiwas na siya. Pero syempre, hindi maiiwasan na malingunan niya yan at magre-react siya. So, para matigil na yan, maaring naisip niya to. Dahil ayaw niya na ng issue. So, base sa message na yan, walang Migs, walang Jetro. So, sa malamang, hihiwalay siya. Gagawa siya ng kanyang sariling grupo na maaaring totally detached sa Mamix community. Ito po ay opinion ko. Okay? Ito po yung masasabi kong kinalabasan ng mensahe na yan. Hihiwalay na talaga siya. So kung sino man yung sasama sa kanya, di sumama. Parang tipong ganun. Ngayon, ano ang mangyayari nito sa mga vloggers na lagi niya kasama? Diba? Maraming mga vloggers na nandurun sa kanya ngayon. Dahil mostly ng mga vloggers na yon, aminin natin sa hindi, nagsimula lahat sila sa Mamix community. Maaaring si Scripted King is before, hindi siya Mamix supporter. I'm not too sure, okay? Dahil siya lang naman yung hindi ko kilalaro na talagang supporters ng Mamix. Maaaring supporter siya, maaaring hindi. I'm not too sure, okay? So I'm just talking about the others na nanduroon. Dahil kalimitan sa kanila is Mamix talaga. So ano yung mangyayari sa kanila? Ano yung mangyayari sa kanila? Sila ba ay sasama kay Madam Merly? Sila ba ay mag-stick sa Mamix? Okay? Yan po is nakadepende sa kanila na rin. At nakadepende na rin po yan sa mga sumusuporta sa Mamix community. Okay? Maaring naninimbang sila sa nangyaring sitwasyon na to. Okay? Maaring sila yung maiipit sa sitwasyon na to? Naninimbang sila in a way na alam nila kung ano yung naging support ni Mamix, ni Madam Merly sa Mamix community. At the same time, alam nila kung saan sila nagsimula.
So ang magde-decide niyan is yung mga manunod, ang community ng Mamix. Sila ang malalagay sa alanganin para sa akin. Dahil alam naman natin na may iba talaga na kung Mamix ka, Mamix ka. At naramdaman ko rin yan. Kahit na lagi kong sinasabi na isa akong reactor. Naramdaman ko yan nung naglabas ako ng sarili kong opinion about doon sa Dedma King. Okay? Doon. Doon ko naramdaman yung epekto ng mga sinabi ko na yun. Pero yun po. Ako. Dahil reactor po ako. Nagbabase po ako sa mga nangyayari. Okay? So mangyayari din yan dito sa mga vlogger na nanduro. Ngayon, nasa paninindigan nila at nasa mga manunood ang magiging resulta ng channel nila. Kung alam nila na tama sila, kayo ang isa sa pwedeng makatulong mag-decide kung ano yung posisyon ng mga taong to. Pero ako, bilang vlogger, bilang reactor, okay, ang sarili kong opinion sa bagay na yan is naninimbang sila. Okay? Mahal nila ang Mamix at the same time, pinapahalaga nila si Madam Merly. Dahil hindi sila magtatagal sa lugar na yan kung hindi ganun ang pakikitungo. Kung hindi maganda ang pakikitungo ni Madam Merly sa kanila, di ba? That's one thing. At the same time, supporter sila ni Mamix. So, sila ang naninimbang. Sila ang kumbaga neutral sa lugar na to, sa nangyayaring ito. Ngayon, ano yung epekto nito kay Madam Merly? Na alam naman natin na simula nung mag-vlog si Madam Merly is Mamix ang sumuporta sa kanya. Mamix yung dahilan ng mabilis na pagbulusok ng subscriber niya. Pero sa ginawa niyang ito, okay, this is a declaration na humihiwalay siya. Gusto niyang umalis sa community ng Mamix dahil na rin sa isyong ibinabato sa kanya na paulit-ulit na lang na lumalabas na siya yung masama. Diba? Na ang tanging naging hangad niya lang naman is mabuo ang community. But, sad to say, hindi ganon yung naramdaman ng karamihan. Although some naniniwala sa kanya, there are some na hindi pa rin, di ba? So, sa malamang, support-wise, yes, hihina ang supporters ni Madam Merly. Dahil, alam naman natin yung karamihan ng mga subscriber niya. But, meron pa rin talaga na mga naniniwala sa kanya. Okay? Naniniwala sa kanyang naging saloobin sa mga pangyayari. Okay? So, sa sitwasyon na to, medyo kailangan talaga mag-isip ng karamihan. Supporters man siya o hindi. Viewers man siya o hindi. Okay? Ang hinihiling ko lang sa mga nasa community ng Mamix is unawain nyo yung bawat isa. Unawain nyo yung mga opinion ng bawat isa kung bakit nangyari yung mga bagay na to. Okay? Hindi natin inaasahan na magiging ganito yung sitwasyon. At hanggat maaari sana, magbigay tayo ng naaayong reaksyon na hanggat maaari is huwag nating samahan ng feelings. Kasi yun yung ano eh, nagiging deciding factor kung ano yung nararamdaman natin. Siya yung lumalabas na maaaring sa iba is hindi maganda at sa iba is maganda. Although, it's your freedom to express kung ano man yung nararamdaman nyo. Okay? Inulit ko, issue tayo. Issue ang pinag-usapan nandito. Okay? Ang issue is itong mga post ni Madam Merly. Ano yung magiging epekto sa kanya, sa community, at sa mga vlogger na mga kasama niya. So, I hope may konti kayong naintindihan sa mga pinagsasabi ko dito. Kahit na medyo nagrarambulan na yung brain cell ko sa
ginagawa ako sa trabaho, mga ilang, dahil bukas, final day ko na sa kanila, okay? Kaya, sana mayroon pa rin kayong napulot na kahit konting idea sa mga pangyayaring ito. At hanggang dito lamang po, at maraming salamat.